Hi guys, good morning. It's our second day here in Boracay and literal nakakagising ko lang. 7:30 ng umaga ngayon, hindi pa ako nag-aayos, guys. Pero ang plano ko, baba na tayo para mag-breakfast at nagugutom na ako. Tapos after breakfast, mag-swimming tayo sa dagat. Tapos after noon, balik tayo dito, ayusin natin yung gamit, tapos mag-check out tayo. So tara guys, baba na tayo at tayo ay mag-breakfast. Nandito na tayo sa baba guys, medyo gloomy pa rin nung panahon. Pero at least walang ulan, ayan. Inopen na rin nila to, so may view na yung breakfast natin, o ba? Diba? Ang cute. Kain na tayo guys, so gutom na ako. Ayan, food. Ito parang omelette station. Tapos, ito mga tinapay. Yung jam nila, oh, Darbo, yung katulad sa Starbucks. Cereals, ayun. Wow, danggit. Hot dogs. Beef tapa. Guys. Ooh, vegetables. Fried rice, a garlic rice. Lettuce, arugula, kimchi. Ito na yung food natin guys. Typical na Pinoy breakfast. Garlic rice, danggit, hotdog, tapa, and gulay. Tapos meron tayong fruits. And coffee. Ayan. Kasama na to guys. Bongga diba? Ayan yung view natin. Ang dagat. Ganda no? Let's eat. Alam niyo ba, lumabas na yung araw. Kaya excited ako mag-swimming. Yan talagang habol natin, di ba? Swimming sa umaga tapos may araw. Sarap. Sarap ng tahapan nila guys. Okay, tapos na ako kumain guys. Akit na tayo. Mabibihis na ako. Alam mo, pag-swimming na tayo. Ligyan na ako ng healthy shots. Milk, banana, and mostly ba yun? Ang sarap. Ayan, nakalabas na tayo ng room. Masyado ba maputi yung mukha ko, guys? Tinodo ko yung sunscreen. Para naman di talaga tayo mangitim ng bongga. Ngayon, mangiram tayo ng full towel. Ayan yung mga towel na yun. Ang dami, no? Kasi walang tao, guys. Walang naliligo sa dagat. Solo natin. Char! Dito sa harap natin sa ambassador. Wala. Tayo lang. Oh my God, I'm so excited. Yan guys, ang ganda ng dagat, no? Towel, sir. Ay, towel po. Laya na, ang ganda ng dagat, guys. Perfect na perfect. Ang linis, ang ganda tignan. Ang sarap dito sa Station 1, grabe. I'm loving my stay here. Yan, sa mga nagtatanong guys, usually dito ko lang iniiwan yung gamit. Sa ilalim lang ng puno. Tapos tatanong-tanongin ko lang habang nagsiswimming. May bantay naman eh. Andyan si kuya. Pakita ko muna sa inyo yung dagat. Grabe, ang ganda. Ito talaga yung binabalik-balikan ko guys. Alam nyo naman. Ayan oh. Wow. Wow, ang ganda. Ang sarap sa paanong buhangin, grabe. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Nakaka-relax. Ayan na guys, nasisilaw lang ako. Todo-todo ang sunscreen natin. Pero guys, tignan nyo naman, ang ganda. Grabe, the best talaga ang Boracay. Ito talaga yung pinaka-favorite time of the day ko guys. Nung umaga, tapos naaarawan yung dagat. Tapos, ganyan yung kulay niya. Tignan nyo, walang kalumot-lumot. Napakaganda dito sa Station 1. Daling ko naman kayo sa dagat para ma-experience nyo rin mag-swim. Char! Tara! May nag-crystal kayak pa nga. Ang ganda, no? Grabe! Ganda talaga ng Boracay, guys. Uy! Tumatalsik! Hello!
Ayun na. Ayun, lakas ang alon. Nakabahan ako sa camera natin, guys. Baka ito na maging katapusan ni G7X. Huwag naman sana. Yan siya, ganito-ganito kayo. Swim-swim, ganun. Nung pwedeng madapa, naku, ayusin natin ang paglalakad dito. Teka, dito pa tayo sa bandang Malali. Alam nyo kanina, nung nagsiswimming ako, nilalapitan ako ng mga isda, guys, at nakikipaglaro sila sa akin. So, tingin ko, ano, na-vibe nila yung aura ko na malapit ako sa environment, sa mga animals, gano'n. Oo, promise, as in, dami isda nakapalibot sa akin, tapos nagpe-play-play sila. Diba? Ayan, guys, ang ganda. So, ganito lang. Ayan, ganyan-ganyan lang ako. Tapos, sisid-sisid, gano'n, langoy-langoy. Ito lang talaga ang pinunta natin dito sa Boracay. And alam nyo, guys, I would say na the best month to go to Boracay talaga is June. Yan, masasabi ko na talaga kasi ilang beses na rin naman ako nakapunta dito, guys. And sa lahat ng months na punta ko talaga, June yung pinaka-the best. Kasi June, walang lumot. Ang ganda ng panahon, hindi pa masyadong maulan talaga. Although siguro ta-timingan nyo lang kasi kagaya kahapon umulan, di ba? Pero last week of June ako pumupunta dito. Ayan, nasasaksihan ko itong magandang dagat na to. Walang lumot, malinis, ang ganda ng panahon. So, the best talaga ang June. Tsaka hindi siya peak season. Hindi kagaya lang summer na super daming tao, pero malumot, di ba? Pero pag June, tayo-tayo lang. Lalo pag nag-stay kayo dito sa Station 1, guys, halos wala kang makakasama mag-swimming. Ang sarap dito. Balik ko muna kayo doon, tapos swim-swim pa more tayo dito. Okay, guys, 9:11 na lang umaga ngayon. Umupo na muna ako. At naghahanap na ako ng hotel. Ang gusto ko talagang lipatan is yung Astoria Current sa Station 2 para matry din natin. Sa website nila, guys, nasa 18,000 yung price for 3 nights. Sa Agoda naman, nasa 16,400. Sa trip.com, nasa 15,500. So, sa trip.com na lang tayo mag-book. Although, gusto ko sana pambayad PayPal. Kasi may laman pa yung PayPal ko. Kaso, hindi yata pwede. Kailangan card. Eh, nasa taas yung card ko. So, hindi ako makapag-book ngayon. Mamaya na lang pag-akyat natin sa taas. Also, kaya tumambay din ako, guys. Hinihintay ko mag-text si brother-in-law. Kasi today is our schedule ng visa application sa Korean Embassy. Na-prepare ko naman na lahat ng documents ko. And pinasuyo ko siya kay brother-in-law. Pwede naman daw yun, guys, na hindi ko yung maghahatid ng papers mo. Gawa ka lang ng authorization letter. So, yun yung ginawa ko. Si brother-in-law yung naghatid ngayon sa Korean Embassy. Ang appointment ko kasi is at 9:30 a.m. Kaya nag-aabang ako ng text niya. Baka mamaya kasi may tanungin or may kailangan siya sa akin. At least, ready ako sa phone ko, di ba? Hopefully, ma-approve na ang Korean visa natin, guys. Eto pang malupet. Nabanggit ko na ba? Hindi pa yata. I was supposed to go to Japan. Eto, itong punta natin ng Boracay, Japan trip dapat ito, guys. Alam niyo yun, nakapag-book na ako ng flight. Ang route ko sana is entry ako ng Osaka, tapos exit ako ng Tokyo. Nakabook na ako, may flight na ako ng Air Asia to Osaka. May flight na ako ng Zip Air from Narita to Manila. Bago ko i-book yung Japan ko, naisip ko, pwede ko namang ipahatid yung mga requirements ko sa brother-in-law ko or sino man sa family. Kaya sabi ko, okay lang na hindi ako sumipot doon sa Korean Embassy. Pwede ako mag-Japan. E di, ito na. Prepare na ako ng mga documents. May checklist ako, ganun. Hala, ito na nga. Bigla ko nakita sa checklist ko na kailangan palang isubmit yung original passport. Ngayon, naisip ko, kung tutuloy ako sa Japan, paano ko masasubmit yung passport ko? Eh, gagamitin ko sa Japan. Ayun, I had to choose one. Should I push through with my Japan trip and baka cancel yung Korean visa application ko? Or, kakancel ko si Japan, ituloy yung Korean visa application. Eh, sabi ko, guys, napakahirap kumuha ng slot doon sa Korean visa application. And hindi akong kumuha nun. May tumulong pa sa akin na viewer from Instagram, si Mara. Nakakahiya naman kung hindi ko sisiputin. Tapos, ganun, diba? Nagpatulong-tulong pa ako. Hindi ko rin naman pala pupuntahan. And mahirap nga kumuha. Kaya sabi ko, once in a lifetime chance yon for Korean visa. Para makapag-Korea na tayo soon.
Kaya kinancel ko ang Japan trip, guys. So, yun na ang backstory. Nakakatawa, no? Nagplano na ako. Hindi ko naisip yung sa passport na sa'yo. But yeah, anyway, I'm hoping na this time, approve tayo ng Korean visa. Hi guys, so nakapag-banlaw na ako, nakapag-freshen up na, ayan, pero hindi na ulit ako nag-wax para flowy-flowy lang ang hair natin for today. Ano oras na ba? Teka. Nagliligpit na ako ng gamit, guys. Ayan, o. Yan na yung maleta natin, yan na yung bag natin. Nanghi ako ng plastic kasi may mga basa tayong damit, di ba? Pati yung chinelas natin na basa. 10:12 ng umaga ngayon. Ang check-out time yata dito is 11 eh. Pero baka naman pwedeng mag-check-out ng 12, di ba? Tignan natin para pahipay nga muna tayo. Check muna tayo ng laptop, di ba? Baka may mga urgent na kailangan gawin for work. Naka-leave pala ako today, guys. Kasi sa company namin, meron tayong tinatawag na birthday leave. O, di ba? So, yun ang ginawa ko ngayon. Naka-birthday leave ako today. Yun lang, ligpit na muna tayo ng gamit. And nakapag-book na pala ako sa Astoria, guys. O, diba? Sa trip.com ako nakapag-book for around 15,500 pesos. Let's say goodbye to this beautiful view. Ang ganda na ng dagat, guys. Ang ganda ng color, diba? Okay, bye! Ambassador in Paradise. Okay, guys. 11:15 na ng umaga ngayon. And we're ready to check out. Naayos ko na yung gamit ko. Ayun yung maleta natin. Yan yung bag ko. Tapos yung laptop ko, nilagay ko na lang sa BTS natin na tote bag. So, check out na tayo, guys. And we're ready to transfer to Astoria Current. I'm so excited, guys, kasi I've been wanting to stay there since nung nagpupunta pa tayo dito sa Boracay. Pero namamahalan ako, diba? But this time, guys, minake sure ko na mag-budget talaga ako para sa hotel. Kasi total, this is a sort of a birthday trip naman para sa atin. Teka, hinaan ko yung TV. Baka narinig. Ayun, guys. Binudgetan ko talaga yung hotel natin kasi naisip ko na this is a sort of a birthday trip na din naman. Regalo na rin natin sa sarili natin yun, guys. Total, hindi naman tayo palaging nagsusplurge sa hotel dito sa Boracay. Let's go! Thank you, Ambassador in Paradise. Super nagustuhan ko rin tong hotel na to. Why? Station 1 siya, guys. Katabi siya ng Discovery Shores. So, kapag nag-swimming ka sa labas, parang sayo lang yung dagat. Walang masyadong tao. Wala rin masyadong mga nag-aalok ng mga activities. Mag-aalok ng mga paluto, ganun. Though I'm not in any way against doon sa mga nag-aalok-alok na yon. I'm just saying na mas peaceful lang dito. Kasi pag doon ka sa Station 2 and 3, kada daan mo, may kakausap talaga sa yon, may lalapit. Mag-aalok ng mga activities, ng mga paluto, ganyan. Mas peaceful lang dito sa Station 1. Kaya, ang ganda ng hotel na to, guys. Medyo mahal nga lang, I know, pero worth it naman, sulit naman kung talagang naghahanap kayo ng hotel na beachfront, tapos makakapag-relax talaga kayo. So, nasa e-drive na tayo, hindi yung maleta natin. Dito ko nilagay yung laptop ko sa ating BTS na tote bag. Yan ang Henan Prime, guys. Halos katabihan lang niya yung mga kinakainan natin, yung 2 seasons, so yan, Henan Prime. So, lipat na tayo ng Astoria, guys. Nag-special e-trike na kasi parang walang masasakyan ko na individual. Or matagal, yung init sa labas. Ayan, yun. Special na tayo. 100 naman pa rin. Papasok din pa na yung entrance niya. Parang Henan Pam din. Yan na! Astoria Current! Okay, guys. Nagbayad ako ng 3,000 pesos na security debt. Pero for the whole stay na lang. And may refund naman siya pag check out. Pwede naman card kung wala kayong cash. At least para sa card yung i-reverse lang nila.
And then housekeeping will be automatically clean your room from 9 a.m. to 5 p.m. If ayaw niyo po magpalinis, just hang the privacy sign na lang po. No smoking at in the rooms, we will be charging you for one more night. Please be careful with the linen stain. We also have the chargers for that, sir. For the Wi-Fi, the QR code is not working, so you have to click a store your Wi-Fi hotspot. Username and password good for 4 devices and valid until you stay. We also have 2 swimming pools. The first one is the annex pool and then the other one is the main pool. Both pools po natin is open from 6 a.m. to 10 p.m. and then we offer free air drying service. So you call 0 for pickup po. It takes 2 to 3 hours and available from 8 a.m. to 8 p.m. po. We also have the gym from 6 a.m. to 10 p.m. And then for the breakfast tomorrow, no need to have voucher, just say room number lang. Hi guys, the room is not available yet. So, magla-lunch na muna tayo. Pero in a bit, magiging available naman na daw kasi nag-check out na yung nag-occupy ng room. So, ayusin na lang nila. Nilinisin nila. So, mag-lunch na muna tayo. Dito na tayo sa Station 3. Iba naman, di ba? So, kaya tayo magla-lunch. Sige, maghanap tayo na area kung saan tayo pwede mag-lunch. And then, labas naman Astoria. Na-realize ko guys, lapit pala ng Astoria sa Carmela. Tapos Henan pa. Nagpas lang siya guys, diba? Henan pa, La Carmela. Tapos yung Andox dito. Kunti lahat ng marating mo na yung Astoria. So, lapit lang din kasi familiar naman na tayo dito sa area na to. Ito na yung Andox guys. Parang gusto ko mag-Andox ha. Di ba masarap yung sinigang nila dito. Tapos fried chicken. Oh, ito guys, Paris Hilton. Masarap din dyan. Nakakain kami ni Auntie Eileen dyan, di ba? Ang nakalaan. Ayan na ang ano guys, La Carmela na. Ayan, Boracay Galleria. La Carmela. Ayan pa, mga next. Tingnan muna natin, lakad pa tayo. May energy pa naman tayo, maglakad-lakad pa. Ayan, namin ko si Princess Andrew. Primo, hi! Nice to meet you! Hi! Okay, thank you! Magay guys sa vlog at vlog. Hello! Hi. Nice to meet you guys! Come on, sure! Nandito ka na naman? Oo nga eh! Shomai King pala dito guys! Parang gusto ko na shomai! Bihab 2! Ah, okay! Dalawa ko na yung Bihab! Hello! Hello. Yes. Can I take a video of you? Yeah, sure. I watch you in your Japan video. Thank you. Magsasabi muna ako. Hi, guys. Ayan, mga viewers that you're from. Where are you from? Texas. Ayan, yeah, nice to meet you. Okay, alam ko lang sa nakakain, guys. Sa Chachas. Post Boracay. Kasi nakita ko yung Cherry's Grill. Sabi ko Cherry's kaya. Kasi parang common naman. Sige, mag-chachas tayo guys. Sarado nga lang kasi tinatakpan nila dahil di ba mabuhangin, ganyan. Tignan nyo yung view natin from here. Magla-lunch na tapos ganito yung view mo. Ang ganda, di ba? Tignan nyo naman ang buhok mo. Ito lang itang gamit na buhok kasi para tayo. Flowy-flowy ang hair natin. Diba? Because it's a beach time. Ganun pala. So, order na ako ng food. I'm so excited to eat. Alam niyo kung ano in-order ko guys? Ano, dinakdakan. So excited. Sobrang hangin dito guys. Narinig ko siguro sa camera ngayon. Here's our food guys. Ang dami pala na ito. Dinakdakan. Ito naman si Tapos Peso. May mga rice natin. Let's eat. Guys, ayun yung naubos ko yung rice. So, ito halos maubos. Ito mga taba-taba na yun na iniwalay ko. But yeah guys, ang sarap pa na ito. 10 over 10. Tapos, yun yung view natin. Ito yung bill natin guys.
Grabe, busog na ako, guys. Ang sarap ng pagkain sa Chachas. Sarap talaga silang magluto, no? Kasi remember yung kumain din tayo doon ng fresh spring rolls. Sarap! Ang gulo na ng buhok ko, guys. Nasobrahan naman yata sa pagka-flowy. Duman ako dito sa Henan Pam, guys, diba? Nakilala ko ng guard, nag-hi. Tapos biglang bumalat mo naman na, sir, kamusta na? Parang lumaki ka ngayon. Hindi ko alam kung ano ilalala ako, pero parang gusto ko sabihin, ikaw kuya, parang medyo pasmado yung bibig mo ngayon. Pero tumawa na lang ako. Anyway, balik na tayo, guys. Siguro naman pwede tayo mag-check-in 1:30 na lang tanghali. Okay, guys, we're here on our next stop, Cafe Maruha. Tagal na natin ang dadaanan to, no? Pero never pa natin na-try. So, mag-try tayo ngayon, diba? Pasok tayo. Okay, guys, nandito na tayo sa ating next stop. Gusto ko yung may pa-dried flowers dito sa harap. Nandito tayo sa Cafe Maruha. Tagal na nating nadadaanan to, pero hindi pa natin na-try, diba? Pero ngayon, since nagsistay tayo sa Station 3, itry na natin, guys, ang Cafe Maruha. Ang na-observe ko sa menu ng Cafe Maruha, guys, parang mga healthy-healthy yung menu nila. Kasi meron sila mga smoothie bowls, smoothie drink, mga coffee alternatives. Pero meron din naman sila mga coffee espresso, mga shakes. Pero parang yun ang ano nila dito. Ino-offer nila, mga healthy-healthy. Una nga naisip ko magkakape na lang ako dito. Pero since nakita ko yung mga smoothie, para mas healthy naman din. Order ako ng smoothie drink. Ang tawag ay Golden Glow. Meron siyang mango, pineapple, banana, turmeric, latte, powder, coconut cream, almond milk, honey, chia seeds, fruit slices. Medyo pricey nga lang, guys. Lahat ng smoothie drink nila, 395 pesos. Imagine, for one smoothie drink, ganun na kamahal. Pero, we're in Boracay, beachfront, so expected na mahal pa rin. Okay, here's our drink, guys. So, diba? Golden Glow. Ang ganda ng presentation, guys. Ito siguro yung nagpamahal dito. Char, try natin. Wow, ang lamig ang ating smoothie. Parang lasang banana na may peanut. Yun yung nalasahan ko. Meron pala siyang chia seeds din. Tapos may mga buong mangga. Tikman natin yung mangga, guys. Tamis na mangga, panalo. Okay siya sa ganitong tanghaling tapat. Tapos iinumin mo. Panalo siya. Healthy-healthy kasi siya, guys. O kaya mahal. Pero, kung if you're not into healthy-healthy drinks naman, ano na lang, yung mga regular na shake na lang. Para mas mura. Pero kung gusto nyo may healthy-healthy, ganyan. Pwedeng option. Okay, guys. Tapos na tayo mag-smoothie-smoothie dito sa Cafe Maruha. Really worth it. Yung smoothie bowl, a smoothie drink for 400 pesos. Hindi siya worth it. Baka yung ibang mga food nila. Okay, pero yung sa smoothie bowl, guys. Nothing special kasi para siyang shake lang na pinag-alo-halo yung mga banana, mango, peanut, chia seeds, ganun. Tapos, 400, magkano? 430 pesos kasi 395, diba? Tapos, meron pang 15% na service charge. Lagpas 400 pa, guys, for that drink. I feel lang na we should worth it. Anyway, anyhow, anywho, pasok na tayo, guys. Mag-check-in na tayo. Ayan na, ang ganda dito, no? Ito yung iconic na pool nila. Yung glass. O, diba? Swimming tayo dyan later or tomorrow. Ito lang, nilalakad natin. Ito yata yung mga rooms na may pool access. Okay, let's go to our room. Ayan, iatin tayo ni Kuya. Thank you. Okay, this is our room, guys. Green. Green is the color of the day. Okay, guys, we made it to our room. Yeah, okay naman. Medyo nagulat lang ako na pagdating ko eh. Basang-basa pa yung sahig. Parang kalilinis lang. Eh, tumawag na sila sa akin kanina na pwede na lang mag-check-in. By the way, guys, dalawa yung kama natin. Pang-family na to. Tignan mo, apat na agad ang kasya.
tapos extra bed. Kaso sa mga gantong room configuration, hanggang dalawa lang yung inaallow nila or hanggang tatlo lang. Anyway, bigyan ko kayo ng mabilis na mabilis na room tour. Ito agad yung pinto. Yung pinto nila guys, puro glass. Tapos, meron lang, ano man tawag dyan? Blinds na ilalagay. Ito yung sabitan ng damit o aesthetic, di ba? Diyan natin latag yung maleta natin. Tapos, this is the bathroom. Kulay green din. May pa-bathtub sila guys. So, dyan tayo maliligo. Tapos, ito yung toilet. Kaso wala silang bidet. Yun lang, nakakasad. Char! Tapos, may malaking mirror dito, guys. O, diba? Laki-laki niya. So, pwede tayo mag-ayos dito. Andito na yung sink. Tapos, may lotion. Ito yung mga dental kit, vanity kit. Tapos, may baso. Ito, ano ba to? Lagayin ba ng labahan to o trash bin? Hindi ako sure. Tapos, ito na yung... Ay, ang ganda. May working space tayo dito. This is what I like with this room. Itong magandang working space. Tignan nyo, oh, ang aesthetic. Ang sarap mag-picture. Tapos, meron tayong mini ref. Hindi ko alam bakit meron pa dito isang ano, ang sink. Para saan kaya to, no? Kasi meron na dito. Tapos, meron na dito sa kabila. So, hindi ko alam. Ayan, tapos may TV, may mirror dito. Ito wala tong view guys eh, kasi itong room na to is walang view talaga. Meron palang view. Ang view natin ay yung main pool. Ayan. So that's it for the quick room tour guys. Ayusin ko muna yung mga gamit ko. Tapos papahinga muna tayo saglit. And picture-picture na rin tayo.